Good evening mga future criminologist. Ngayon, pag-usapan natin itong crime is pervasive, crime is progressive, crime is reflective, and crime is expensive. Yan yung pag-uusapan natin ngayon. And kasali ito sa topic ng ating criminology. Under po ito ng sociology of crimes and ethics. Okay? So, bakit ba masasabi natin na si crime is pervasive? Ganito po yan. Ang crime po is pervasive sapagkat anybody can be a victim of a crime. Regardless kung ikaw ay minor, regardless kung ikaw ay adult, regardless din kung ikaw ay old age or matanda na. Okay? Walang pinipili ang krimen. At yan lang yung pinakasimple na konsepto ng ibig sabihin ng crime is pervasive. Okay? Anybody can be a victim of crime. Anybody, anyone, any person can be a victim of a crime. At sinasabing crime is progressive. At ito talaga napakatotoo. Okay? Sinasabi po na crime is progressive. Ibig sabihin lang naman ito na habang dumadami ang tao sa ating lipunan o sa community, mas naging mataas din ang tendency na magkakaroon ng isang krimen. Okay? At talagang napaka-realistic mo po niyan. Kaya crime is progressive. Ang tandaan lang natin na habang dumadami yung tao sa lipunan, mas malaki din ang tsansa or tendency na magkakaroon ng isang krimen. Okay? Then crime is reflective. Okay? Masasabi din natin na crime is reflective. Ang isang batayan nito, ang konsepto lamang nito, ay nakabase sa performance or efficiency or effectivity ng mga police officer sa inyong lugar. Ang ibig sabihin, kapag malala ang krimen na nangyayari sa inyong lugar, ibig sabihin lang nun na hindi effective or efficient ang inyong mga kapulisan. Pero kapag wala naman masyadong krimen, o medyo masabi nating madalang lang ang krimen sa inyong lugar, it means na efficient or effective ang inyong kapulisan. And crime is expensive. At talagang napakatotoo po niyan. Kasi kapag nakakommit ng krimen, it would be ano talaga, merong destruction of life, destruction of property. So talagang expensive po siya dahil kapag merong criminal at lalong la hindi pa ito nahuli, kailangan gumastos ng ating gobyerno, lalo na ngayon, sa mahal ng gasolina. Ay kailangan hanapin yan. At syempre, pag nahuli naman yan, in terms of proceeding, kapag ang isang offender walang kaya o kumuha, hindi niya kayang kumuha ng sarili niyang abogado, the government will provide. And sigurado, gagasto talaga yung gobyerno natin. Kaya crime is expensive po siya. Okay, madami talagang papasok dyan na masasabi nating gagastos, kaya expensive. Okay, so yan lang yung talaga yung pinaka-simple concept niya or discussion natin or simple analogy ng sinasabi nating crime is pervasive, crime is progressive, crime is reflective, at saka crime is expensive. And sana nakatulong po ito. Thank you and God bless.